Yes, Hearing po. okay po, let's start. So this is the start of your third quarter. Okay, so for the third quarter, your focus will be on permutation, combination, and probability. Okay po, so others said that this is the most difficult quarter. Others said naman na pinakamali. Kasi ang idea kasi nito, ito ay all word problems tayo, and it uses understanding. Kapag marunong kang umintindi ng question, madali para sa iyo ang quarter nito. Pero kung hindi mo iintindihin ang tanong, maaaring lagi kang mali. Okay po, so napaka-importante na magbasa tayo ng ayos ng word problem para malaman natin kung ano yung tinatanong. Let's start with the permutation. So let me share my screen. Okay. Nakikita po screen ko po? Yes po. Okay po. So our learning competencies for today is to illustrate permutation of objects and solve problem involving permutation. Okay po. An arrangement of set of object is called permutation. The word permutation comes from the Latin word per mutare, together that together means by change, through change in a permutation order matters. For example, pin code of a debit card. So ibig sabihin dito sa permutation, ang pinag-aaralan natin dito ay ang arrangement ng mga bagay-bagay. Napaka-importante kung sinong nauna at sinong susunod. Okay? Hindi po pwede katulad po nito, just like ang ating pong number, though kunyari ay we have numbers 2 and 1, 21 is different from 12. Okay? So there we have two numbers, 2 and 1, but it has two orders. Pwede siyang 1, 2 or 2, 1. Okay? Maliwanag po 'yon. Importante or magkakaiba ang pag sinabi nating arrangement, ang isang arrangement ay iba ang bilang sa another arrangement. Clear po tayo doon? Yes po. Apo. Here's an easy way to remember the permutation. Sounds like complicated task. With a permutation, every little details matters. Example, Alex, Bobby, Teddy, and Gabby is different from hey po. So, we have 5. We have Alex, Bobby, Teddy, dagdagan natin. Let's have Carrie. Yan. We have Carrie. Carrie and Gabby is different from one another. Okay. Okay. Magkakaiba sila, di ba? So, iba si Alex, iba si Bobby, iba si Teddy, iba si Carrie, at iba si Gabby. So, ilan bang tao meron tayo dito? 5 po. So we have 5 persons, individual person na gumagalaw, at kapag nag-arrange po sila, bawat arrangement, kahit isa lang o dalawa ang gumalaw, ay makakabuo tayo ng bagong arrangement. Let's say yung 5 tao yon ay nagkarera. Okay. Okay po. Nagkarera at sumama sa 3 pa. So we have yung 5 yon ay nagkarera. Okay. Pero ang kukuhanin lang natin sa karerang yon will be first, second, or third, and third. We have the gold, silver, and bronze. So technically, we have 5 person. Ilan po ang may chance ng maging gold sa palagay nyo? Kung may 5 tao nagkarera, ilan ang may chance ng magka-gold? Ilan tao? 5 po. 5. So lahat sila may chance ang magka-gold. Though isa lang ang magiging gold, lahat sila may chance. Pag nag-uusapan natin ay chance, ha? So ang pagpipilian natin para maging gold ay 5. Tama? Ilan naman ang may chance ang maging silver? 5 din po. 4 na lang. 4 na lang. Bakit? Kasi yung isa, technically, pag nakuha na natin yung gold, hindi na magkaka-gold si
hindi na magkaka-silver si gold kasi kanya na yung gold. So, ibig sabihin, apat na lang ang choices natin for second. Gets po? Clear po tayo doon? Kasi yung isa, yes, may gold na. Ilan na lang ang chance ang maging bronze? 3 po. 3 po. Tatlo na lang. Kasi yung si gold ay gold na, si silver ay silver na, tatlo na lang yung pagpipilian o tumatakbo. At sa kanila kukuhanin kung sino si bronze. Okay po, yun yung sinasabi natin. So sa una, for gold, lima pa silang magkahalaban. At nakuha niya rin, nakuha siya ni A. So technically, si A mawawala na sa usapan. Mawawala na sa usapan at papasok, apat na lang ang pagpipila natin for silver. At kunyari nakuha ni B ang silver, so technically, tatlo na lang ang pagpipilian natin kay bronze. So that is C, D, E. Okay. Ngayon, so ang tanong dyan, may ilang arrangement. Ipinagpalagay lang natin na si A, si B at si C ang ating pong mananalo. A, B, C. So, ilang arrangement yun? So, all you have to do is to multiply. 5 times 4 times 3, that will be 60. Clear po tayo doon? Yes po. Para mas maintindihan natin, gamitan natin ang formula. So, bago tayo magdiretso sa formula, we have to know first factorial. When we talk about factorial, ito yung number na may exclamation point. Pag sinabi natin 5 factorial, it means 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Pag sinabi natin 2 factorial, it's 2 times 1. Kapag 10 factorial, it will be 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Hanggang 1 po. From that certain number up to 1 ay pinagmumultiply natin. Okay po. Para maintindihan natin, gamitin natin yung idea ng factorial para makuha natin ang ilan yung mananalo out of 5 question. So we will be having the formula n factorial over n minus r factorial. Anong ibig sabihin ng n factorial? N factorial means the n stands for the total option. The total option. Ngayon, r stands for your response. Or ilan ba ang kailangan natin? Okay po. Kanina sa takbuhan, ilan po yung tumakbo? Sa takbuhan kanina, lima po. Ilang posisyon ang pinag-uusapan natin na ibibigay natin? Tatlo. So ibig sabihin, ang n natin is 5, while our r is 2. And then, 3. Okay. So, let's use that idea in order to solve for that. So, clear ko to. Kung n, that will be n factorial over 5 minus 3 factorial. Nakuha po kung bakit po naging ganun? N is 5, r is 3. So, magiging 5 factorial over, open parenthesis, 5 minus 3 factorial. Clear po tayo doon? Apo. So ngayon, ang isosolve natin, itong 5 minus 3. What is 5 minus 3? 2 po. 2. So apo. Ibig sabihin, ang magiging itsura na ngayon yan ay 5 factorial over 2 factorial. Kagaya ng sinabi ko kanina, 5 factorial means 5 times 4 times 3 times 2 times 1. At ang 2 factorial naman is 2 times 1. Now we can cancel 2 at 1. Ano na lang natira? Say 5 times 4 times 3. Which is yung pinag-uusapan natin kanina. Which is yung 5 yung option sa una, then 4 yung pangalawa, at 3 yung pangatlo. So all you have to do is to multiply. So the final answer will be 60. Clear po? Question? Maliwanag po kung ano nangyari? Yes po, sir. Apo. Let's have another one. Okay.
Example, we have the word love me, which is spelled as L-O-U-V-M-E. May magkatulad po na letter? Wala po. Wala po. Ang sabi natin, arrange daw natin yung word na love me. Regardless na ibig sabihin. So, i-arrange lang natin yung mga letters. So, may ilang letters tayo? 6 letters po. 6 letters. At ilang letters ang gagamitin natin out of those 6 letters? Six din po. 6 din. So we have 6 letters and we have 6 position. Okay po. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa unang position, ilang letters ang pwede natin o choices natin para ilagay natin sa first position? If we have 6 letters. 6 po. 6 po. Sa pangalawa? 5 na lang po. 5 na lang kasi nailagay na natin yung first letter. Then this will be 4. Then 3. Then 2. Then 1. So that will be the arrangement. So we have to multiply that. At ang lalabas dyan, that will be 720. Eh po, kung gagamitin natin ng factorial, ilan nga yung letters natin? 6 po. 6. Ilan yung gagamitin nating letters? Ilan po ilan out of those 6 letters? 6 din. So that will be ang n natin will be 6, while r will also be 6. So that will be 6 factorial permutation of 6 out of 6. That will be 6 factorial over 6 minus 6. 6 factorial, isulat natin. So this will be 6 factorial over 6 minus 6. 0 factorial. Pero ang pagsinabi natin 0 factorial, it is also equal to 1. Please take note of that, ha. 0 factorial is equals to 1. Okay po. So, ibig sabihin, ang 6 factorial is 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1, while 0 factorial means 1. So, cancel natin ang 1. So, natira na lang ay 6 times 5 times 4 times 3 times 2, which is also equal to 720. So, nasa inyo na po kung anong gagamitin yung process. Kung gagamit kayo ng by position, yung ginagawa natin, nagdodrawing ako ng ilan position at lalagyan nyo bawat position, or ang gagawin natin ay ganito, gagamitin natin yung formula mismo. Clear po tayo? Question? Yes po. May question po ba tayo? Wala po, sir. Okay. Pasok naman tayo dito. Example. Let's try this one. The music teacher must arrange 6 tunes for senior jazz band to perform at the night. She has 8 tunes to choose from. How many arrangement is possible? So, ilan daw ang pagpipilian natin? Ilan ang N? Ilan ang N? 8 po. 8. Ilan ang kailangan natin? 6 po. 6. Kaya siya naging 8, 6. So that's 8, 6. That will be 8 factorial over 8 minus 6 factorial. Kapag sinolve natin to, that will be 8 factorial over 2 factorial. Okay po. That will be 2 factorial. Clear po tayo doon? People? Yes po. Okay po. So, burahin ko lang to. Mali ito. So, that will be 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over 2 times 1. Okay po, kasi 2 factorial. Okay? So, ang makakancel natin dyan ay
ang 2 at saka po ang 1. So ang maiiwan na lang sa atin ay yung 8 times 7 times 6 times 5 times 4. Ilan kaya yon? If you have your calculator, times 3. Times 3. So ilan lahat yon? You have your calculator with you. 8 times 7 times 6 times 5 20,160 times 4. 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3. That will be 20,160 po. Diba? Walong kanta lang yon, pero kung titingnan nyo, may 20,116 ways na pwede nyong i-arrange ang mga kantang yon in groups of 6. In groups of 6. Diba? Ang dami. Clear po tayo? Question? Question po? Wala na po? Wala po, sir. Okay. So let's have this one naman. Doon sa mga unang diniscuss ko, walang nauulit doon. Okay? Ibig sabihin, katulad nung love me, walang magkatulad na letters doon. Paano pag dumating tayo sa punto na mayroong magkapareho? Okay po, na mayroong magkapareho. So example nito, consider the permutation of the letters DAD. Since DAD, tatlong letters lang yon. Kung mapansin natin, kung this will be D sub 1 and D sub 2, there will be 6 permutation. Bakit po 6 permutation? That will be 3 factorial over 3 minus 3 factorial. So that will be 3 factorial over 0 factorial. So that will be 3 times 2 times 1 over 1 or 6. So ano yon? DAD, DAD, DDA, ADD, ADD, DDA at DAD. Ulit po yon. Kung mapansin natin na dahil nga magkamukha yung unang letter D at pangalawang letter D, hindi na nakita yung pagkakaiba ng unang DAD sa pangalawang DAD. Sa unang AD sa pangalawang AD at sa unang DDA sa pangalawang DDA. So ibig sabihin that wala na rin siyang kwenta kung titingnan natin. That is still DAD. So ang gagawin natin ay mawawalang bisa yung unang DAD, yung pangalawang DAD, yung pangalawang AD at pangalawang DAD na to. So there will only be 3, which is DAD, DDA, and DDD. Kasi nga, may magkapareho o may magkamukhang letters. It also happened with, for example, balloons. May 7 red, may 6 na blue. So kapag inalagay natin yung unang red, inarrange natin blue, red, bas inarrange ulit natin yung blue, red, kahit pagbalik na rin natin dalawang blue, hindi natin makikita na talaga nagkabalik na yung dalawang blue kasi magkamukha yung dalawang blue, maliban na lang kung lalagyan natin ng number yung unang blue sa pangalawang blue. Malalaman natin, oh, nagpalit talaga sila. Pero kung magkamukha sila or distinguishable yung permutation natin, hindi na natin siya isasama. So paano natin siya isosolve? So ang gagawin natin is alamin muna natin ilan ba yung letters natin. Ilan yung letters natin? People, sa word dad, ilan yung letters natin? 3 po. 3 po. Ilan doon yung magkamukha? 2 po. 2. Isang letter yung magkamukha. Dalawang ulit lang siya inulit. So that yung letter D. So ang gagawin natin, this will be the formula. So that's 3 factorial kung ilan yung letter. At per letter, bilangin natin kung ilan siya. Example, ang naulit natin dito ay DAD. So ibig sabihin, 2 beses. So maglalagay ako ng 2 factorial sa baba. So that is 3 times 2 times 1 times 2 times 1. Makakancel yung 2 at 1. So the answer is 3. Para mas maintindihan pa natin ang ating pong word, let's have the word Mississippi.
Okay po, the word Mississippi. Mississippi. Ngayon, there are 11 letters in total. Pero ang M ay may isa, ang I ay may 4, ang S ay may 4 din, at ang P ay may 2. So magkabaliktad man yung mga S, magkabaliktad man yung mga P, hindi malalaman yon. So ang gagawin natin per letter, sino yung mga naulit na letter? Sino yung mga naulit na letter? People. S-I-P po. S-I-P. So yung S ay may 4, yung I ay may 4, at yung P ay may 2. So siya yung ilalagay natin sa baba. 4 factorial, 2 factorial. Hindi na natin kailangan isulat yung 1. So from 11 numbers, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ilalagay natin yung 4 factorial, 2 factorial sa baba. So that will be 4 times 3 times 2 times 1 times 4 times 3 times 2 times 1 times 2 times 1. Then cancel natin lahat ng kaya natin. If you have your calculator with you, that will be easier. So kapag nagawa po natin yan, makukuha natin that there are only 34,650 permutation of Mississippi. Clear po? Okay po tayo. Naiintindihan po ang circular permutation? Ay, ang distinguishable? Okay po. Let's go with yes po. The last one, which is the circular permutation. When we talk about circular permutation, kapag yung ating pong mga object ay gumawa ng bilog. Okay po. Kapag ang objects ay gumawa ng bilog. So paano po yun? That will be different. Bakit po? Kasi kailangan natin, example, if I have 1, 2, 3, then I have 2, 3, 1. Magkaiba po ba yan? 1, 2, 3 at saka 2, 3, 1. People, ito ba? Ay iba dito? Sa palagay nyo? Oo, hindi? Yes po. Yes po. Magkaiba sila? Oh, magkaiba sila? Po. Hindi. Hindi sila magkaiba. Bakit po? Kasi this is circular. You are giving the viewer a 360 view. Pwede kang tumingin ng 360 view. Kung makapansin niyo, itong 1, 2, 3 na to ay pareho lang ng 2, 1, 3. Nagkataon lang na umikot siya, umikot lang, at ang or maaring ang umikot ay yung observer, at mula dun sa nakatapat sa 1, kunyari, nandun, ang tumitingin ay nandun sa tapat ng 1, lumipat siya, pumunta ka dito sa 2, 1, 3, dito sa tapat din ng 1, iisang itsura niya. Which is, ang nasa kaliwa, o nasa kanan ay 2, at ang nasa baba ay 3. The observer, hindi sila gumalaw, pero the observer can rotate. Okay? So, para malaman natin na talagang may pagbabago, kailangan may isang object na mananatili sa posisyon. At kapag may nabago doon sa mga kasama niya, then pwede nating sabihin na meron talagang pagbabago o may bagong arrangement. Just like this in this picture, ang 1 na natili na nasa posisyon niya. Pero yung 2 at 3 ay nagpalit. So yung 2, 3 nagpalit. So naging 3, 2. So you can say now that there is really a change in position. Kasi kanina, nasa kaliwa yung 2 at nasa kanan si 3. Then now, it becomes 3, 2. Ano natin gagawin pag circular permutation? Whether it's nakaupo sila sa circle or gumagawa ka ng bracelet, gumagawa ka ng necklace, basta lahat ng bilog. So all you have to do or the formula will be N minus 1. So kung ilan yung object, pabawasan mo lang ng isa, gagawin mong factorial. So katulad nito, there are 3 people. So that will be 3 minus 1 factorial. That will be 2 factorial. 2 factorial is 2 times 1. 2 times 1 is 2.
Clear po? Clear? Okay po tayo. Kapag apat ang tao na umupo sa circular table, so all you have to do is to subtract 1. That will be 4 minus 1, 3. 3 factorial. What is 3 factorial? 3 times 2 times 1 or equal to 6. Okay po tayo. Clear po tayo sa circular. Hello? Yes po. Okay po. Pero may liliwanagin ako. Okay. This happen when tao ang nasa upuan. Kasi pag titingnan natin yung tao, it can only be on top view. Pero kapag ang gagawin natin ay example, meron tayong bracelet. Kunyari, may 6 na beads. So yung 6 na beads na yon ilalagay mo sa bracelet, so that will be circular. So ang gagawin mo, that is 6 minus 1, that will be 5. Factorial. Then that will be 5. Bracelet po ito ha. Kunyari, bracelet. Bracelet. Ang sabi, ilagay ro ang 6 beads. Okay? So that will be 6 minus 1 factorial. So that's 5 times 4 times 3 times 2 times 1 coming from 5 factorial. So ilan yan? 5 times 4, 20. Times 3, 60. Times 2, 120. Times 1, so 120 raw. Tama bang 120? Hindi. It will be divided by 2. Bakit po dinivide natin by 2? Yung kanina hindi. Yung mga tao hindi naman natin dinivide. Kasi yung bits naman, kaya natin siyang bitbitin. Yung idea ng divided by 2, maaring mabawasan natin ang arrangement niya. Kasi we can have the front view and the back view. Okay po. Sa isang arrangement, meron ka ng magkaibang arrangement. Yung unahan at saka po yung likod. Kaya dinivide natin by 2. So the final answer will be 60. Clear po tayo? Naliwanagan po yun. Ha? Sa circular permutation lang yon. Kapag hindi tao ang pinag-uusapan natin, i-divide to by natin. Okay, 10. Clear po tayo? Question? Clear po? Sagot po. Kung may question, para maliwanagan na agad. May question po? Wala na. Wala po, sir. Okay po. So in that case, ipapadala ko po yung module na yon na pwede niyong balikan. At sa same module na makikita natin, meron po ditong sasagutan. Okay? Ang 1 to 20. 1 to 20 po yan. So ang kailangan nyo lang pong ipakita sa akin ay yung computation. Okay po? The computation and the answer. Don't have to copy. Okay, ito po yun. Which is activities na ito. Clear po tayo? Clear na po? Yes po, sir. Okay po. Pausap lang po. Sa mga hindi pa nagpapasa ng summative 3 and summative 4, pakipasa po. Kasi kapag isang summative ang wala, malaking bagay. Hindi ako magbibigay ng grade. Okay? So, thank you very much, grade 10. I'll be sending you a copy of your module for this week and also a copy of this recording. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you, sir. Bye, sir. Bye-bye po, sir. Thank you po. Bye.